Kung dati na kayong nagka-COVID, dapat pa rin mag-ingat. Babala ng mga eksperto sa South Africa, kumpara sa Delta at Beta variants, tatlong beses daw na mas mataas ang tsansa ng COVID-19 reinfection na posibleng may dulot ng Omicron variant. Mas nakakahawa rin ba ang Omicron variant at nagdudulot ba ito ng mas mabagsik na sakit? Ang sagot dyan ng World Health Organization, alamin sa report ni Ivan Mayrina. Matapos ang halos 3 taon, nakauwi na rin sa wakas ang daddy ni na Miles at Sofia na si Fortunato, OFW sa Qatar. Excited na sila makapili ang kanilang ama na dati sa video call lang nila nakakausap. Inamiss ko na si Papa eh. I love you, Papa. Pero hindi pa nila nayakap at nakasamang umuwi sa bahay si Fortunato. Kailangan niya muna kasi mag-quarantine sa isang pasilidad kahit fully vaccinated na siya. Mahirap. Sa isang OFW, 3 taon din nakita, tapos ganito pa. 15 days lang bakasyon ko. Gustong masana siya? Eh, makasama kasi lang may harang na pandemic, quarantine. Eh, wala, test ko talaga. Hinigpitan ng testing at quarantine protocols bilang pag-iingat sa Omicron variant. Ayon sa World Health Organization, may indikasyong mas nakakahawang Omicron variant kung pagbabasehan ang bilis ang pagdami ng kaso sa South Africa. Kung noong unang bahagi ng Nobyembre, 100 to 300 new cases per day lang na itatala roon, umakyat yan sa lampas 11,500 kahapon. Mas marami raw ang mutation sa Omicron variant kaysa sa Delta variant. Posibleng ito raw ugat kaya mas nakakahawa at mas kayang lusutan ng Omicron variant ang resistensya ng katawan. Nasa 50 raw ang mutations ito. 30 rito ay makikita sa spike region na siyang ginagamit ng virus para mapasok ang human cell. Sabi pa ng WHO, may preliminary evidence din na ang mga dating nagka-COVID pwede bang tamaan ng Omicron. Ang sabi pa nga ng mga eksperto sa South Africa, 3 times na mas mataas ang risk ng reinfection ng Omicron kumpara sa Delta at Beta variants. Ang hindi pa alam sa ngayon ay kung nagdudulot ang Omicron variant ng mas mabagsik na sakit. Wala rin daw indikasyon na ang mga kasalukuyang bakuna ay hindi mabisa laban sa Omicron. What we see is increased transmissibility at this time. Research is underway to understand more on the transmissibility, severity, and impact of this particular variant on our populations. Habang patuloy na pinag-aaralan ng Omicron, ginagawa na raw ng Pilipinas ang estratehiyang ginawa noon laban sa Delta variant, gaya ng paghihigpit sa border control at pagpapaiting ng health protocols. Isinailalim na rin sa genome sequencing ang specimen ng 3 biyaherong dumating sa Pilipinas na nagpositibo sa COVID para malaman kung anong variant na tumama sa kanila. Isa sa mga biyahero ay kasama sa 253 na pasahero na kapasok sa Pilipinas bago naging red list ang pinanggalingan nilang South Africa. Ang isa naman ay galing Egypt, habang isa galing Burkina Faso. Pero wag daw mangamba dahil mas handa naman tayo ngayon. Bukod sa handa ng mga ospital at COVID beds, mas marami na raw ang bakunado. During the time that Delta entered the country, our vaccination was not that high yet. Pero ngayon nakikita natin na tumataas na ng tumataas ang mga numero ng mga tao or Filipino na nababakunahan. At sa tingin ko, this would be an additional protection for all of us. Ivan Mayrina, GMA News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.